Good day. It's a 44th day of lockdown. Masaya pa rin. Still moving. Still doing what is right, no? At ang daming pagsubok, no? Pero kinakaya po natin kasi kailangan dumaan sa ganitong sistema ng isang uri ng what they call this proseso, no? Struggle of life. Yes, it's very tough, pero kailangan manatili na matatag at malakas. Minsan pinanghihinaan ka because of other circumstances, especially if you are a family man, no, and feeding 5 children, no, excluding pa kaming mag-asawa. Well, di ganun kasimple. Mahirap, pero masaya kami, no? Una, syempre sa pagpatnubay at pagmamahal ng Panginoong Diyos, wala naman tayong ibang pagkukuhanan at paghuhugutan ng lakas kundi yung nasa taas lang. Well, as of you know, ako po ay bald ngayon. Well, nagpakalbo po talaga ako. Of course, katulad ng binanggit ko ng itong mga nakaraan na ito po ay aking paraan ng pagsuporta at aking parang ito yung pinaka parang handog ko, no, sa mga frontliners nating doktor, militar, nurses and other people who is risking their lives, no, sa global pandemic na ito. Well, maraming issues na nakakaligtaan ng tao ngayon, no? Kasi ang mas iniisip at inaatupag ng marami ay ang kanilang magiging buhay-buhay, katulad ng tagutom na nararanasan ng marami ngayon. What else? Yung labis na kahirapan katulad ng dinadanas namin. It's not an easy day. It's not an easy 44 days of pandemic situation right now. Pero alam niyo, marami po akong natutunan, marami akong bagay na mas napatunayan sa sarili ko, sa pamilya ko, no? At how would I say that? Siguro mas lalong nadagdagan po yung kaalaman ko. How are we going to confront the situation? Siguro mas maganda na ako, ewan ko po pero siguro mas maganda na kahit siguro kayo iisipin ninyo na mahirap, pero to be honest, wala namang madali. Lahat mahirap. Pagpapalaki sa anak mula nung ikaw ay tumanda, o sabi natin nagkaisip, walang madali, puro mahirap na proseso mula sa paggapang mo, pag-aral magtumayo, maglakad, no, pagpasok sa eskwelahan na hindi kasama ang magulang, proseso yan eh. Pero ito yon, pagkatapos ng hirap, ano ba? Siyempre, ligaya naman. Ang tanong lang doon, how will you going to maximize all things happen to you and minimize all matters that has learned so much to this pandemic situation? Alam nyo, maraming negatibong nangyari ngayon. Pero ang tanong, paano mo siya positibong haharapin? Ang nasa isip lahat ng tao ngayon, ito. Pera, pagkain. Oo, tama. Isipin natin yan. Pero, did we learn on this pandemic situation? Ako,
tinitignan ko po yung sitwasyon ngayon na isang napakaganda, mabuting bagay. Although mahirap, no? At marami kong dapat pasalamatang tao. Una, ang dapat kong pasalamatan, unang-una sa lahat ay ang Diyos. Dahil awa ng Diyos, 44 days of this struggle in our life. Oo, ako kasi may sakit na po ako eh. Diabetic ako eh. No? Pero nakaligtas, no? Awa ng Diyos so far. Ang pamilya ko, yan ang una kong pangalawa sa pinasasalamatan ko dahil laging nakasuporta sa atin, no? Not even my extended families, no? But my own family, my wife, my children, no? Masaya kahit mahirap. Maraming gutom, maraming iyak, pero masaya pa rin, 'di ba? Ganun naman. Ganun ka resilient ang bansang maharlikang tulad nito. No? A couple weeks from now, matatapos ito. Itong ECQ, the lockdown. But is it done? Is it finished already? Haharap ulit tayo sa panibagong problema pagkatapos nito. At tingin ko mas malaking problema ang mga haharapin ng ilan sa atin. Ako, I'm prepared for it. I'm preparing myself for it. But I'm not be dismayed by this. Why? Eh, di ba? All people in the world is suffering this. Not only the poorest of the poor, but even the middle class and the richer ones. Walang hindi nahihirapan dito. Walang hindi dumaan sa prosesong ito. Ang tanong lang kung papaano mo ito hinarap. At kung ikaw ay nakalampas dito, papaano mo siya nilampasan? At pagkatapos nitong problema to, paano mo ngayon haharapin yung panibagong struggle ng buhay niyo? Yan yung mga gusto kong iiwan ng mga tanong sa inyo. At oo, walang pera, walang ekonomiya, wala lahat, nawala. Pero ang tanong, totoo bang nawalaan lahat o baka may hinahanap ka lang? Kasi mas marami ang, ako napansin ko sa tao, mas marami ang angal kesa ano. Well, ayoko sanang sabihin to, pero well, come to think of it, we are still alive right now. Mas masaya pa nga yung mga nawala eh. Bakit? They're done. Tayo dito pa. Still existing and still struggling our life. But, kailangan ba magpadala tayo sa mga hirap ng buhay na to? Abay, hindi dapat ganyan ang maging mentalidad ng isang tunay na maharlika. Ako, marami kong napagmuni-muni sa loob ng 44 days. At iyan ay mga tatalakayin ko sa mga susunod na pagkakataon po ng aking pagbablog. But why am I saying this? Because I come to a realization na ikaw ang mismong nagdadala sa buhay mo. Sabi nga sa katawagang kanto, hawak mo ang sarili mong ano. Diba? Bilang lalaki, bilang babae, well, same. Bakit? Tao ka eh. Tao tayo. At pansinin niyo dito po sa kapaligiran namin, may mga naririnig kayong sound system, di ba? Go on with our life. That's the right term. No? Masaya po ang buhay.
wag po nating sayangin. Kailangan lang po nating gawin ay gawin yung mga nararapat gawin. Alisin natin yung negatibo. Andiyan na yung naloko ka, andiyan yung nagpaloko ka, andiyan yung hirap na hirap ka, andiyan yung problema sa mga local government units, andiyan yung problema sa mga amo nyo, andiyan yung problema sa lahat na ng bagay. Pero ang tanong, sa tingin mo, yung iba ba hindi na problema sa'yo? Diba? Sa akin lang po, dapat ay maging maayos po lahat ng bagay dun sa aspeto na kung paano mo haharapin yung problema mo. Siguro sa susunod na vlog ko, ang mga i-discuss ko naman ay more on what I see and foresee itong mga huling 40 araw na lumipas, no? At may tuko po kasi. At tinitignan ko to ng mas maliwanag. Tatalakayin po natin sa susunod na mga pagkakataon ay yung mga karapat-dapat na mga dapat talakayin. Maliban po dun sa mga bagay na alam nyong hinihintay nyong sasabihin ko tungkol sa mga bagay na mga biyaya at mga pagpapala. Pero mas bibigyan ko po ng panahon ngayon ay yung mapataas ang antas ng kaisipan po ng bawat isa sa atin. Ano po? Sana maging inspiration po sa inyo yung mga nabanggit ko kanina, at sana ay laging manalangin, laging kumilala sa taas, no? Hindi po tayo yung mga ngaral, ha? Ako po yung tagapagpaalala lang, maaaring makakapagpa-enlighten lang ako sa isip nyo, pero hindi nangangahulugan na ako po ay nangangaral sa inyo. Hindi ko po yun forte. Ako po si Mr. Monforte, pero hindi ko po yun forte, at wala po akong karapatan doon. Ang binibigyan ko lang po ng karapatan ngayon ay yung makapagbigay ako ng kaliwanagan sa isip ng tao na kung saan mapatungo doon sa landas na dapat niyang tahakin habang nandirito pa tayo sa buhay na ito. So with that, maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat. So sana po ay naibigan po ninyo ang ating ginawang vlog today. At kung sino pa po ang hindi pa nakasubscribe, please subscribe and pakihit na rin po ang notification bell para kayo po ay laging ma-update. And we hope, sana po, although it's extended po dito sa amin, sa area namin up to May 15 ang ECQ, we hope that all of you will be fine and sana po ay matapos na itong pandemic na ito. Para sa ganun po, tayo pong lahat ay maging mapayapa na at maayos at magkaroon ng new normal life in our society so that we may be progressive and be positive, no po, sa mga hinaharap na endeavors natin. And with that, God bless, magandang araw po, mga Maharlikans, mga Decebians Campians.